Guys, kumusta? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, mamaya pagtapos yung pumunod, huwag kalilimutang mag-subscribe at pakiclick yung bell para updated kayo at mag-join sa membership natin. Ang una po nating coin na ipakikita ay itong kay Benny M. Lorenzo. Sir, pakikilatis nga itong 5 piso NGC na naka-offset po on port na bahagi ng coin. Tingin ko di naman na crack. Ayan, di naman daw crack yung coin. No? Salamat sir. Ayan, sabi niya. At siyempre, salamat din po sa pagbabahagi at pagtitiwala na gawin nating content ang inyong mga coins. No? Ayan, tignan natin yung coins. Ayan. So, itang kita agad. Mayroong parang linya dito sa bandang left, naka-offset nga daw, ibig sabihin nun, pagtingnan mo yung part na yun, no, naka-separate, parang may division na nakalubog. Yan, no, alasado eh, no. Ayan. So, legit ito, legit na error coin ito. Ang mga katawagan nila dyan sa international, ano, sa US, mga dry crack error ito eh. Tinuturing nilang mga die crack error ito. At ito, isa ito sa may mga value, especially sa Amerika, no? Kasi sa Amerika, mas gusto nila yung mga error coins. May mga numismatis doon na kinukulik nila yan. So, talagang binibili nila. Guys, no? Kaya kung kayo meron mga ganito, gusto nyo makapagbenta na maganda-ganda ang presyo, pwede po yan sa eBay. International po yun. At yung desired ninyong price, pag nagustuhan niya ng numismatis doon, eh siyempre kikita kayo. Pero pag dito naman sa atin, hindi naman po kasi mabibili yan na sobrang mahal kasi local lang tayo, eh, no? Ayan siya. So, yung next natin, ito, yung main natin, ano, kay Marvin Antonio, Idol. No mint mark po ba ito? Sinukli sa akin sa grocery po, Idol. Ayan, salamat sa iyo, Marvin Antonio, sa pag-share ng iyong 5 piso nonagon, no? Ito mga nonagon na ito, magaganda ito eh. No? Pero marami na rin kasi ito. Marami na tayo. Madali na tayo makakuha itong mga nonagon. Magkakatalo na lang yan kung mga error coins. At puro 2019 pa lang ang ating mga nakikita. At wala pa tayo nakikita ang year 2020 dito sa mga nonagon, guys. No? Ito po yung coins. Coin ni Marvin. E, picture lang. So, tingnan natin. Kung mapapansin nyo, sabi niya, no mint mark. At, frosted. Kasi kadalasan naman sa mga nonagon, frosted yan. Bibihira yung glossy, no? Pero mabalik tayo doon. Sabi niya, no mint mark. Sa tingin ko, no mint mark ka. Ayan. Ano sa tingin nyo, guys? Pag sinabi ko sing no mint mark, rare yan, ano? Pero, nagkaganto itong mga coins na to. Kaya nawala yung mint mark niyan. Kasi doon sa pagkaka ano ba tawag dito, medyo nawawala tayo yung error niya, die adjustment error, kaya nawawala yung mga mint mark, yung mga letters, yung mga numbers, yung bond rate, di ba? Die adjustment error yon, or trials error, no? Mas magiging rare ang ganitong 5 piso kung halimbawa alam natin na gumawa ang BSP na walang mint mark, tapos ang ginawa ay kukunti lang ang mintage, no? Mas maganda kung ganun kasi mas magiging malaki or mataas ang value, no? Kasi lalabas na ang ganong coin ay lalabas na rare variation. Ayan siya. So dito kasi alam naman natin na lahat ito mayroong mga mint mark itong mga nonagon ito, kaya lang nawala yung mint mark niya kasi dahil sa kanyang error na die adjustment error. So may tuturing itong error coins, no? At yun nga sabi ko, mas magiging maganda ang value kung alam na nga natin na may ginawa na walang mid mark tapos konti lang yung mintage. Ayun, pero ito maganda pa rin i-collect to, syempre, no? Congrats sa iyo, Marvin. Tabi mo kasi di natin masabi, malay mo, oh, kung gusto mong ibenta, no, sa mga international, baka may magka-interest dyan, ano? At kung gusto mo rin nga benta sa akin, pwede rin, sabihin mo lang, no? Pero kung nagkaka-interest ka na rin sa pag-collect, siyempre, dagdag mo yan sa iyong mga collection para meron ka rin sariling, meron ka rin mga collection dyan na may itatabi mo, mga tawag natin, magiging libangan mo. Ayan, di ba? Alright,
Salamat sa inyo sa pagbabahagi ng inyong mga coins at doon din sa mayroong mga gusto at meron kayong hawak na magagandang coins, mga rare, unique, errors, mga hard to find coins, guys, mga uncirculated coins. Pakishare lang sakali may online Facebook page at kapag mapili natin, isishare natin para po inyong mapanood. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pakiclick ang bell para palaging updated at mag-join na kayo sa ating membership. Ayan guys, so maraming salamat. Hanggang bukas, abangan nyo yung bukas natin. Content natin bukas, siguradong maganda. At naka-ready na yun. Kaya abangan po ninyo. God bless po sa inyong lahat.